Yan, so bibigyan linaw po natin yan ngayong araw na ito. So, by the way, ang katesismo po na ito, mga kapatid, no, ito, itong Godhead doctrine po na ito, kung ang pinakalaman talaga nito, at least 50 plus pages, no? At sa kabuuan nito, mayroon po siyang anim na topics. So, hindi naman natin yung mauubo sa gabi lang na ito, no? Kasi may tanungan pa. So, ang ginawa ko po sa ngayon, ang pag-aaralan natin dito, yung basic metaphysics na nakapaloob sa libro na ito. Tapos, tingnan din natin kung ano ba talaga ang pinaka reason, no? Kung bakit nagkaroon ng katesismo na ganito at sino ang nasa likod para malaman nyo kung dapat mang tanggapin talagang katesismo nito at ano ang pahayag ng CBCP at ng arsobispo ng Cebu patungkol sa God died doctrine po na ito, mga kapuntos, para po walang agam-agam, no, na dapat tayong lahat ay tanggapin, no. So without further ado, bibilisan ko na lang kaya si may tanungan pa. Okay. So gusto ko munang ipakita sa inyo ang ito, ang liham, no, ni Bishop ano, Archbishop Romulo, no? Ito, makikita nyo. Ito po ay pirma ni Archbishop of Davao, CBCB presidensya nung time na ito. 2021 to, I guess, no? 2021. Si Romulo G. Valles, Doctor of Divinity, ang kanya pong degree, no? So, hindi po basta-basta itong obispo po na ito, no? Isa po siyang Archbishop of Davao. So, ito po ay liham noong, kailan ba to? Wait lang. April 22, 2021. Okay? So, ngayon, basahin natin kung ano ang nilalaman ng kanyang liham, no? Patungkol po sa ano na ito, no? Makikita nyo naman dyan. Sabi dito, this is to favorably endorse the catechesis on God died prepared by the Catholic Faith Defenders of the Philippines. Yan, sabi ni Bishop Valles, I favorably endorse. So, ini-endorse niya ang katesismong ito sa lahat ng Catholic Faith Defenders. Sabi niya dito, after a very careful reading and scrutiny, so matapos niyang basahin ng dandahan at hinimay-himay, he described the work as thorough, well-argued, and well-referenced. So, diniscribe daw nung nasabing katesismo, perfect ang paggagawa, no, well-argued and well-referenced, with nothing in it that is contrary to the Catholic faith and morals, na walang kahit anumang taliwas or kontraryo sa ating pananampalatayang Katoliko. Sabi niya dito, therefore, I would highly recommend this catechesis to all the members of the Catholic Faith Defenders of the Philippines. So, mismong ang CBCP president po ng time na yan na in-endorse to, ang nagsabi niyan, mga kapuntos. Sabi pa niya dito sa baba, you will not only continue to hold on to and defend the gift of faith we receive, but also joyfully share it with others. No? Na wag lang nating ipanatili ang pag-hold, no? Yung pag, ano bang pag-hold sa Tagalog? Ng ating pananampalataya at pagdipinsa na regalo sa ating pananampalataya na tinanggap, no? Kundi i-share din sa iba na may kagalakan. Yan ang sabi ni Bishop Romulo. Tapos tingnan naman natin ang sinabi naman ni ito naman kay Jose Palma naman, sabi dito, Jose S. Palma, Doctor of Divinity din, Archbishop of Cebu naman, no? At ito ay galing to sa ayan, no, Office of the Archbishop of Cebu endorsement letter. Saan? Kanino? Sa wait. Oh. To our dear Catholic Faith Defenders of the Philippines. So, sa lahat to ng mga mananampalatayang Katoliko, lalong-lalo na sa mga lalong-lalo na sa mga defenders of the of the faith, no? Mga CFD. Yan, basahin natin ang nilalaman ng liham ni Bishop Palma. Dito, sabi niya, with this letter, I favorably endorse the catechesis on God died to our brother and sisters in the CFD. This catechesis has been found to be well written, well argued, and well referenced.
Yan. So, ganun din ang sinabi ni Bishop Palma, no? Will written, will argued, and will reference din. It has also been endorsed by Archbishop Romulo G. Valles, Doctor of Divinity, during his incumbency as CBCP President, as well as the CBCP Commission on the Doctrine of Faith. Tapos dito sa baba, yung may highlight na dilaw, I therefore endorse the catechesis to all the members of the Catholic Faith Defenders that you accept in obedience to the magisterium in commitment to your organization. Gusto ko lang bigyang underscore to dito, no, ang ginamit na authority ni Bishop Palma, hindi ang kanyang office lang, kundi ang simbahan mismo, no, kung mapupunan niyo, accept in obedience to the magisterium. Hindi niya sinabi na accept in obedience to my office or to myself. Magisterium. So, boses po ng simbahan ang ginamit niya dito, mga kapuntos. Kaya hindi po ito basta-basta na doktrina lang na ibinigay sa atin ng CFD National, mga kapuntos, no? Dahil otoritati po to, gamit po dito magisterium. Hindi po certain bishop lang na si Palma, no? Si Archbishop Jose Palma ang nagpatanggap sa atin dito, kundi ang simbahan mismo, ginamit niya ang authority ng simbahan, no? Uli, balikan natin ng konti. I therefore endorse this catechesis to all the members of the Catholic Faith Defenders that you accept in obedience to the magisterium and in commitment to your organization. Yan po ang pahayag ng butihing obispo ng Archbishop of Cebu, no, mga kapuntos. Okay? So, umpisahan po natin sa mga taong nasa likod nito, no? Kasi may nagsasabi, mga taga CFD lang gumawa niyan. No? Ayon lang tanggapin daw dahil si mga CFD lang daw, hindi lang po CFD, no? Kasi dito sabi dito, this catechetical work could not have been complete without the much needed contribution from the following who studied closely dogmatic theology. Sino ba itong mga ito na may nag-aral talaga ng dogmatic theology? Una, si Monsignor Carlos Estrada, who is the regional vicar of Opus Dei in the Philippines. Pangalawa, Reverend Father Abraham Argunyosa, who has a master degree in dogmatic theology. Pangatlo, and is the CFD National Honorary, ito pala yung ano ni Father Ab, kaniyang katungkulin sa CFD National Honorary Advisor. And then pangatlo, si Reverend Father Russell Bantiles, who has a doctorate degree in philosophy, no? And is the spiritual director of Davao, CFD Davao City Chapter. And Reverend Father Luis Sopan, who is presently the executive secretary of the Episcopal Commission of the Doctrine of Faith. Ito pong mga kaparian po na ito, mga kapuntos, ang nasa likod ng doktrina po na ito. Hindi po ito gawa lang ni President Ryan Mihiliano, Vice President Borwin Del Talibong, o sino pa bang CFD dyan. Hindi po silang gumawa niyan. Ang mga kaparian po na may degree as sa dogmatic theology, hindi po basta-basta ang mga nag-endorse sa ano na ito, no? At sabi po nila dito, ba't kinakailangan to, no? Sabi dito, to equip the faithful so they can defend their faith, as is common in many works on catechesis, the question and answer format will be followed. So, to equip the faithful so they can defend their faith. Tandaan po natin, mga puntos, sa lahat ng Kristiyano, Katoliko lang po ang may paniniwalang namatay ang Diyos. Maliban po sa Katoliko, lahat po ng Protestante, hindi sila naniniwala na namatay ang Diyos, kasi hindi nga namamatay ang Diyos. Ngayon, kung Katoliko ka, tapos siya na paniniwala mo, ay para ka na rin Protestante. No? Kaya nga tayo binigyan ng katesismong ito para ma-equip tayo at madipinsahan natin ang ating pananampalataya. No? Sabi ng mga kaparian. So, umpisahan po natin dito sa pinakauna nilang ginamit na reference. No? Ito po ay pahayag ng Council of Trent. So, konsilyo po ang nagpahayag nito, galing po sa Simbahan Katoliko, no? Ang pinakabungad sa ano po na ito, sa basahin po na ito. So, sabi po dito, Catechesis on God Thy Doctrine, Introduction. So, gamit po ang pahayag ng Council of Trent na
na paliwanag. Sabi dito, it is not however our belief that the body of Christ alone was interred. So dito palang pinahayag na ng simbahan ano talagang paniniwala natin. No? May nagsasabi, nature lang daw ang namatay. Pero ang sabi ng simbahan, it is not however our belief that the body of Christ alone was interred. Hindi natin paniniwala na ang katawan lamang ng Panginoong Kristo ang inilibing. So hindi talaga siya tao lang. Kasi it is not however our belief that the body of Christ alone, no, was interred. So ano ba yung pinakapaniniwala natin? Sabi dito, the above words propose as the principal object of our belief. Yung pinaka nilalaman talaga ng ating paniniwala, ano yon? That God was buried as according to the rule of the Catholic faith. Yan talagang paniniwala natin. No? According to the rule of the Catholic faith, ibig sabihin, traditional talaga natin yung naturo, rule of the Catholic faith. Nag-umpisa talaga yan nung unang panahon pa. No? God was buried according to the rule of the Catholic faith. We also say, ito na pinaka maganda talaga dito, we also say, the strictest truth that God died and that God was born of a virgin. Pakalino niyan mga kapatid, no? We also say, sinasabi rin natin, with the strictest truth, no? Sa strictest truth or literal na katotohanan na ang Diyos namatay. Strictest truth, strict, ang synonym po niya ay tawag dito? Literal. Ayun po dito, no? Basahin natin, no? Literal adjective restricted to or based on fact. Strict is a synonym for literal in exact topic. In some cases, you can use strict instead adjective literal. So, yung literal sense is ano siya, no? Adjective siya ng strict. So, either sa dalawa, pwede mo siyang gamitin. No? Kaya nung sinabi ng simbahan dito, nung sinabi dito na we also say with the strictest truth that God died, so pwede mo rin sabihin literal na katotohanan na ang Diyos ay namatay. So literal talaga na namatay ang Diyos, yan ang paliwanag ng simbahan. And that God was born of a virgin. Bakit? For as the divinity was never separated from his body, which has laid in the sepulchre, we truly confess that God was buried, no? Dahil ang kanyang pagka-Diyos ay hindi kailanman nagsiparate sa kanyang katawan na nakahimlay sa libingan. We truly confess, no? So, ating ipinapahayag na ang Diyos talaga ang inilibing o nalibing. O, so, yan ang paniniwala ng simbahan talaga, mga kapuntos, no? Na dapat sundin din ng mga kapatiran nating Katoliko na nagpapaliwanag din. Tapos dito, ano pa sabi dito? This doctrine, itong mga highlights nila para madali ah, this doctrine has already given to its correct interpretations. On the other hand, there is still need to make this doctrine properly understood by Catholics in general and the CFD members in particular. So, kinakailangan pa rin siyang ipaunawa, no? Thus, this catechesis is primarily intended for those faithful of the church who may still be struggling to arrive at the proper understanding of this strictest truth of faith that God died. So intended siya para sa mga Katoliko na may agam-agam pa rin, no, sa pagpahayag ng simbahan, no, sa pagkaunawa, sa tamang pagkaunawa sa strictest truth of faith that God died. So kinakailangan pa rin talagang i-explain, no? Strictest truth means literal na katotohanan na ang Diyos po ay namatay. Yan talaga ang aral ng simbahan. It is hoped that the short catechesis will remove many misconceptions, no, which can be found not only in those who oppose the God-died doctrine, but even in those who have tried to explain and defend it, no. So kinakailangan talagang maaral natin to, kasi hindi lang yung mga nag-oppose sa doktrina ito, kundi pati din po yung mga nagpapaliwanag daw ay ano rin, hindi rin ma-explain ng maayos. Kaya andito tayo para makatulong man lang kahit papaano, mga kapatid, no? So dito tayo sa next. Yan. Ito na po yung pinakauna, no? Ang part 1, ang basic metaphysics. So dito po,
tinuturuan talaga tayo ng maayos ng simbahan. Sabi po ni Reverend Father Luis Sopan, who is the Executive Secretary of the Episcopal Commission of the Doctrine of Faith, sabi niya dito, this controversy with the CFD could have been avoided if the distinction between nature and person were grasped from the outset. So, yung pong mga hindi pagkakaunawaan, no, ma-avoid po natin yan, maiiwasan yan, kung alam natin kung ano ang distinction ng nature and person. So, kaya napakaswerte po natin mga Katoliko na may mga kaparian na nagtuturo talaga sa atin ng tama. Kaya aaralin natin to kung ano ang kaibahan ng nature at ng person. No, at magamit natin ito sa pagpapaliwanag sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi naman ni Monsignor Carlos Estrada, also made a similar recommendations in his reply to our doctrinal inquiry. He said that a correct philosophical understanding of hypostasis, person, suppositum, and nature are in order. So yan yung mga philosophical na terms, no, na ginagamit ng simbahan. These notions are the basis for the church definitions regarding Jesus' hypostatic union, which has not changed all these centuries. So ang idea po na ito, no, ito pong hypostasis, person, suppositum, nature, yan po ang basihan ng simbahan, yung ginagamit ng simbahan sa pagpapaliwanag, no, sa hypostatic union ng ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang dalawang kalikasan na may isang persona. So ito yung ginagamit ng mga philosophical term noon pa man hanggang ngayon. Walang pagbabago. Kaya dapat alam din natin to bilang mga Catholic faith defenders at mga Katoliko, no? The selection aims to provide the CFD member a working knowledge of the meaning of these technical terms which are used in the theology of the incarnation. So, kita nyo, ang simbahan gumagamit nito, tapos mapapaliwanag tayo ng Godhead, tapos hindi natin to alam, hindi talaga natin mabibigyan ng tamang pakaunawa yung mga pinapaliwanagan natin, no? So, dito tayo sa baba, ayan na. So, what is the distinction between nature and person? So, nature refers to the principle of every action. So, ibig sabihin, ang nature pala, siya ang basihan ng bawat galaw ng tao. Okay? Halimbawa, a dog barks because it is its nature. So, yung aso, yun talaga ang kanyang kalikasan, ang mag-sounds aw-aw. Yan ang nature ng aso. No? Hence, you can expect it produce a cat sound. So, hindi mo maaasahan na yung aso mag-meow-meow yan. Or mag-sounds like, ano yan, quack-quack, no? Or a horse. So, aw-aw talaga kasi yun ang kanilang kalikasan. So, yan po ang pinagkaiba ng nature at person. Ang person naman, in the classical definition, is not an individual substance of rational nature. So, yung bawat isa, no? Yung substansya ng bawat isa, na mayroon mo siyang makatuwirang kalikasan. Okay? It is the nature of person to be rational. So, kalikasan na po ng persona na maging makatwiran, no? Yung reason ba? And understanding. Yan, rational. So, ang kaibahan po talaga ng nature at person, yung nature, siya ang principle of every action, basihan ng bawat galaw. Habang ang person naman, siya po ang gagalaw, no? Sa bawat nature, no, ng kaniyang pagka-persona. So, dito sa baba, if we begin with ourselves, o kung umpisahan natin sa ating sarili, nature answers the questions what we are. No? Na ang nature, ang sagot sa tanong kung ano tayo. Ang person answers the question who we are. Kung sino naman tayo, kung ang person ang tanong. So, the person could not exist without his nature. Ang persona hindi mag-exist kung wala ang nature. But it is the person who possesses his nature. So, ang persona po ang nagpo-possess sa nature. Kasi, ang isa kasi sa problema ng mga kapatid natin, so nagpapaliwanag dito, ang sa kanila, ang nature, yan na rin ang person. Hindi po, no? Kasi may mga bagay na may nature pero hindi po personal. Halimbawa, yung bato. No, kalikasan na po ng bato, magiging solido at bigat. Yun talaga ang kanyang nature. Pero wala pong makapagsasabi na yung bato po
Although may nature siya, yun po ay persona. So, hindi po talaga magkaparehas ang person at nature, no? Kasi may mga being na may nature pero hindi person, katulad ng mga hayop. Oh, they are also a being, no? Pero hindi naman sila mga persona. Pero meron silang kalikasan. Kaya iba po talaga ang nature at person. So again, ulitin natin, nature is the principle of every action while the person is the doer of every action. So yung pinagkaiba nila, no? At dito sa baba, o sa susunod, dito naman tayo sa susunod. Oh. Thus, when Jesus was crucified, two questions may be asked. Who was crucified on the cross? And two, what nature did he experience crucifixion, suffering, and death? So the answer to the first question regards the person of Jesus. Since dogmatic theology teaches us that in Jesus there is only one person and this person is a divine person. So ibig sabihin kung ang tanong who, ang sagot po natin person. No? Kung ang question who died on the cross, ang sagot siyempre person. So ano ba ang person ng ating Panginoong Kristo? So sabi dito, Jesus, there is only one person and this person is a divine person. Then it is true to say that the divine person of the Son of God was crucified, suffered, and died on the cross. So yan po talaga ang turo ng simbahan. No? Pag ang tanong, sino ang namatay sa cross? Siyempre, tumbok natin dyan ang persona ng ating Panginoong Kristo. No? In that sense, ang persona po ng ating Panginoong Kristo ay ang kanyang pagiging anak, no, ng tunay na Diyos. Siya po ay divine person. Hindi po human person natin Panginoong Kristo. Ah. Sabi dito, Jesus, there is only one person. Isa lang ang persona ng ating Panginoong Kristo. At ang persona pong iyan, ang pagiging divine. Ibig sabihin, divine person, God. Kaya nga sabi dito, the Son of God was crucified, suffered, and died on the cross. Okay? Then the second question, what nature did he experience crucifixion, suffering, and death? So, alin naman sa kanyang kalikasan ang namatay? Kasi, di ba, sa aral natin, meron siyang dalawang kalikasan, pagka-Diyos at pagka-tao. So, alin sa dalawa ang namatay? So, ito ang sagot. The second question regards the two natures in Jesus. Since dogmatic theology teaches us that Christ possesses two distinct natures, human and divine, the correct answers to this question is that Jesus suffered death only in his human nature, not in his divine nature. He died only in his humanity and not in his divinity. So yan po ang malinaw, no, nang sa kanyang dalawang kalikasan, ang may properties of dying lang, yung pong humanity niya, yung kanyang human nature. Hindi mo pwedeng mamatay ang kanyang divinity. Kaya nga, sino o ano ang namatay sa cross? Siyempre, ang namatay ang humanity. Pero remember, the doer of the action is the person. Kaya attribute pa rin siya sa Diyos na namatay. Ang persona ng ating Panginoong Kristo as the divine person. God died in his human nature. So yan po talaga ang tunay na turo ng simbahan. So dito sa taas, our nature is the principle of all our actions, no? So ang ating kalikasan, ang principle of all our action, basihan ng ating mga galaw, and determines what kind of operations we can do. But it is not our nature that does them. Hindi po ang nature per se ang gagawa kung ano yung kanyang properties. Okay? We as the person do them. So ang persona po talaga ang gagawa ng lahat ng kalikasan meron sa kanya. Yun po ang pinagkaiba ng nature at person, no? Thus we may say that while the person is the agent or doer of action, nature is the principle that in accordance to which the agent performs such action. Ibig sabihin, yung kakain, yung nauhaw, yung naantok, natulog, kasi yan ang mga human nature eh, na nag-suffered, namatay. So yan po, ang gagawa niyan, hindi po ang nature per se. Ang gagawa po ng lahat ng yan, ang persona. No? Pero ang kanya pong pinagkuhanan, siyempre yung kanyang kalikasan. So yan po ang pinagkaiba nila. No? The nature is the true, or the person is the one who does the action. The person is the one who does the action and is subject of the action. So, ang persona, ang subject
no, sa lahat ng action. The nature is that through which the action is done and is the principle of operation. Yan, so ang basihan, no, ng gawa ng tao, we can say that it is our nature to do certain things, but it is not our nature that does them. Malinaw, we ourselves perform them. No, na ang ating pinagkukuhanan, yung ating kalikasan. Yung nagutom tayo, kaya tayo nagutom kasi may kalikasan tayong magutom. Pero ang gagawa, hindi yung kalikasan natin, tayo, yung person. No? Tayo mismo ang gagawa doon. Yan ang sabi dito. Tapos dito sa baba, thus, kaya nga, the action of performing miracles is done by Jesus in accordance with His divine nature. So yung mga nagmilagro, yung nagbuhay ng patay, gawain nyo ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. The action of suffering and dying are done by Him in accordance with His human nature. So yung kayo naman paghihirap at yung kamatayan niya, ay doon naman yun kinukuha sa kanyang pagkatao. So yun po ang diferensya ng nature at ng person. No, sana na nasabayan yung mga kapuntos. No, well, pwede niyo naman itong ibalik, no, at dandahanin niyo na lang pag intindi. Okay, so dito na tayo sa last part, no? Ito. Suffering and dying, it should be stressed that while it is true that it is by His human nature that these actions are made possible. So, kaya nagkaroon talaga ng kamatayan dahil ang dahil sa kanyang nature, no? At who is experiencing the suffering and the dying? And that someone is the divine person of the Son. In reality, it is He, the second divine person, who suffered and died in the human nature which He assumed. No? So, sa Fundamentals of Catholic Dogma, ito pong term na assume, mababasa niyo po yan sa Fundamentals of Catholic Dogma, nagdagdag ng kalikasan. No? So, dati wala siyang pagkatao kaya hindi siya pwedeng mamatay. Pero dahil nagdagdag siya ng kalikasan, pwede nang mamatay ang second divine person. No? Specific second divine person na, baka may nagsasabi kasi na pinatay pati ang, pag sinabi daw, God died, pati ang Holy Spirit and Father. Illogical po yun, hindi po yun ang paliwanag ng simbahan. So, what is hypostasis and suppositum? So, ito na po yung panghuli, no? What is hypostasis and suppositum? Hypostasis is a subsistent being. So, ano ba ibig sabihin yan? In beings of rational nature, the hypostasis is the person. So, ibig sabihin, ang hypostasis, ito din po yung persona. No? Pero, meron po siyang mas malalim na paliwanag, subsistent being. No? One finite human nature is singly hypostasized since there subsists only one person. So yung nature ay nasa persona mismo. Yan po, subsistent being, no? Yung nature ay nasa persona, no? Hindi po ang persona ang nasa sa nature, ha? Yung nature ay nasa persona mismo, hypostasized since there subsists only one person. So nasa ano talaga siya, nasa sa persona na siya mismo. United din sila ba? No, na intact din yung person at ang nature, magkaisa sila. Pero ang nature ang nasa persona, hindi ang persona ang nasa nature. Okay? So yan po ang ibig sabihin ng hypostasis, ang nature nasa persona, nasa loob ng persona. The infinite divine nature is triply hypostasized since there subsists three divine persons. So ito naman tumatungkol naman sa Holy Trinity, no, na ang pagka-Diyos ay hypostasized sa tatlong magkaibang persona. Kaya nga tatlo ang divine person at tatlo ang persona ng Diyos na may isang kalikasan. If we apply the meaning of the term hypostasis to Christ, we can say that the hypostasis of the two natures, human and divine, is the divine person. Okay? So doon po nakasubsist o nakapaloob yung kanyang dalawang kalikasan sa persona ng ating Panginoong Hesukristo, no? So, baba natin. Sa suppositum naman, ito na yung pinakahuli. No? Suppositum. Ano bang paliwanag ng simbahan about suppositum? Suppositum is the subject of operation. Ano ba ibig sabihin? In rational beings, the suppositum or subject is always the person. So, ibig sabihin, subject of operation. Ibig sabihin, yung gagawa. Yung persona pa rin ang gagawa.
So yung nagutom, yung sabi ko kanina, yung nauhaw, na yung nag nagsuffer, yung namatay, ang subject sa operation ang person, hindi po ang nature per se. No? Doon talaga yan i-attribute sa persona. Siya po ang subject of operation or the suppositum. Yan po ang turo ng simbahan. In this light, we see why the philosophers speak of a person as the center of attribution. Oh, kita nyo na? No, ang mga philosophers nagsabi na ang persona mismo ang sentro ng attribution. So baga, doon mo talaga yan ipapataw lahat sa persona ang lahat ng gawain. Gutom, uhaw, kapagod, paghihirap, kamatayan, persona, sa persona mo yan i-attribute. Kasi siya ang subject of operation, hindi po ang nature per se. No? Whatever is done in a rational nature or suffered in a rational nature or anyway experienced in a rational nature is done or suffered or experienced by the person. So napakalino po na ang persona po talaga lahat. No? Ang lahat ng yan, whose nature it is, dahil yan ang kanyang kalikasan mismo ng persona. No? Again, if we apply this definition of the term suppositum to Jesus, we can say that the ultimate subject of operation of all the actions of Jesus is the divine person of the Son. Okay? So lahat po ng kalikasan ng iyon, yung kanyang kalikasan pagka-Diyos, kalikasan pagka-tao, lahat ng attribution doon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang divine person. Kaya nga, nakita natin ang Panginoong Hesukristo, nagbuhay ng patay, lumakad sa tubig, bound yun sa kanyang pagka-Diyos. Pero namatay din siya dahil bound naman yun sa kanyang pagkatao. So, meron siyang dual nature, no, na subsist sa isang persona lang. Kaya hindi po talaga mali pag sinabi mong God died in his humanity. Dahil ang namatay po talaga ang divine, the second divine person, no, sa kaniyang kalikasang tao. Okay, so mga kapuntos, nawa po ay nakatulong ako, no, kahit na medyo mahirap i-convert yung English sa Tagalog, hindi ko alam yung ibang Tagalog kasi, kaya pasensya na po, naway naunawaan nyo naman, for sure naunawaan nyo, no, at mayroon pa akong ipapakita sa inyong isa, kasi saan daw ba paniwalaan, dogma or bishop, okay, so ayon po sa canon law, ang trabaho po ng mga obispo ito po, no, ang trabaho ng mga obispo, canon law 375, number 1 and 2, bishops who by the divine institution succeed the place of the apostles through the Holy Spirit who has been given to them. So sila mga successor ng apostolis, ang mga obispo, ha, at sa kanila po ay binigay ang banal na espiritu, are constituted pastors in the church so that they are teachers of doctrine. So ginawa sila mga pastors ng simbahan para sila po ang magturo ng mga doktrina. Sa 2, bishops receive with the function of sanctifying, also the function of teaching and governing. So yun po ang trabaho ng mga obispo. Okay, at dito sa Canon Law 386, number 1, basahin nyo lang yung naka-highlight, ha. A diocesan bishop is bound to propose and explain to the faithful the truths of the faith which are to believe and applied to moral. So sila po talaga ang dapat nating pakinggan ayon po sa batas ng simbahan, no? Kaya kung Katoliko ka po ngayon, wag nyo na pong sabihin na sino ba ang paniniwalaan, dogma or bishop. For your information, walang dogma kung walang bishop. No, dahil hindi po mag-i-exist ang dogma kung hindi po sa pamamagitan ng mga kaobispuan natin, no?